Hello guys, alam mo ba nung first time ko sumali noon, 2009, sumali ako sa contest sa ABS-CBN, yung mga hinuhulog sa mga department stores, no? Yung Milo, tapos yung Colgate, tapos yung mga Tansan. And talagang nung may katrabaho ako dun sa Tita Mabel, dun sa DSWD, isang hulog ganyan ng isang sachet na ano, tapos nakabunta sila niyan, New Zealand. Sabi ko, oh, swerte naman yun, grabe, isang sachet lang tapos nanalo siya, and blessing talaga. Pero hindi nakabuntos dito Mabel, kundi yung asawa niyang lalaki ang umaten, so pwede naman yun. And nakabuntos siya dun sa abroad. So, ang daming benefits. So, nung time na meron ako dito nga eh, asa niya ba yun? Ayan. Ayun, wala. Asa na nga ba yun? Teka lang, wait lang. Pero kung napakaswerte naman yung taong yun. Isang sachet lang. Ano ko, dami kong in-entry na mga ano, na mga product. And then, nung ano, ito, meron ako ditong Colgate. Sensodyne, gusto ko siyang matikman o may gamitin sa aking ipin. So, hindi pa ako nakakagamit ito. Pero, yung Colgate, ito. So, meron ako ditong Colgate. Yan. Iniipon ko kasi ito. Iniipon ko yan. Yan. Tapos ito. Yan. Yan. Tapos ito. Ilan to? Kasi meron dati dito. Nag-iipon ako ng coffee ko. Nag-iipon ako ng Milo. Nag-iipon ako ng Colgate. Nag-iipon ako ng Pancit Canton. Nag-iipon ako ng mga ano ng mga sachet ng product ng iba't ibang yung madalas nang ginagamit ko sa bahay. So, then nung ano, din yung Pasit Canton kasi dati may bumunta sa school na palit notebook, palit bola, palit kung ano yung mga ballpen, lapis, ganun. And then ito naman, nung umatin kami nung toothbrushing yun, may mga seminar doon, lilinis yung ngipin ng bata. Umatin din kami nung anak ko, toothbrushing. And then, pag merong isang ganito, merong kapalit siyang ganito din na product. And then, hanggang ngayon, ipon ako ng ipon. And then, yung iba naman na entry ko na, kaso hindi pa rin talaga ako sinuswerte o mapalad kasi hindi ko pa naranasan manalo o manalo sa gaya ng contest sa Milo, contest sa kape, contest sa gantong product, and then sa mga inuming alak. Sali na, mumulit lang ako sa buzzer run yun. And hindi ko naman yung kinakahiya. And then, syempre, willing talaga akong gusto ko talaga manalo sa contest upang kung manalo man ako, siyempre, bili ako ng, kung mananalo ba ako ng ganun, bili ako ng, unang-una talaga, bahay talaga. Kung maaari, sariling lote. And then, maganda rin siguro yung kakunti lang yung kapitbahay mo, kaysa din sa dikit-dikit. Una, iwas kasi sa chismoso and chismosa, and then yung malayo, and pwede ka magtanim ng bawa, halamang gulay, halamang herbal. So, yun lang. And then, kung lote, bahay, tapos, syempre yung may negosyo ka na sa palengke, tapos, magnegosyo ko doon. Then, yung matitira, hulog ko sa bangko, mag-open ako ng account. Then, kung mawa, hindi man kalaki, 100,000 o 1 million, yun yung gagawin ko talaga na plano. Sa bahay lang, bumili ng house and lot, tapos yung okay sa subdivision na rin. Then, pero gusto talaga, medyo hindi dikit-dikit ang bahay. Ayoko nang ganoon. Ayoko nang dikit-dikit. Then, bumili ng kagamitan. Siguro hindi na ako bibili ng madaming-daming gaya yung nakikita niyo sa paligid ko. Gusto ko, dalawang plato lang kami. And, kung baso, inumin, then kasama na din yung basong pangkape. So, kutsara, dalawa, kutsara tinidor lang, then isang termos, isang lutuan, hindi na ako bibili ng maraming sapatos, hindi na ako bibili ng maraming lamesa, hindi na ako bibili kung bawal yung lamesa namin, sa sahig lang. And then, hindi na ako bibili ng kung ano ng mga sandok, kutsara, kung ano ng mga baso, mga ganyang mga dekorasyon, mga ganyang sabit-sabit. Siguro, wala na. Then, kasi natutunan ko yun kay Diego. And then, natutunan ko yun sa panood ng Marie Kondo. And then, yung mga simple lang. Kasi, ano, very yan eh. Maganda, maaliwalas, malinis, at wala kang kasi ng gamit. Yun lang, and siguro makikita sa bahay ko, mga libro lang.
Then, tsaka halaman. Yun lang. And thank you for sharing my stories. These are my real stories in my life. And then, yun lang. Thank you for watching my vlog. Bye-bye. God bless you po.